Alam mo ba, Lisa, ang pinakamahalagang parte ng katawan natin? Eh, ano nga ba? Hindi puso eh. Mas importante ang brain. Kasi? Ang brain kasi ang nagko-control ng maraming-maraming bagay, okay? Number one, pakita natin yung mga function ng brain, no? Katulad nitong maliit na organ dito, ang tawag po, amygdala. Siya nagko-control na ating mga emosyon. Pero nagagalit ka, nagseselos ka, diyan nanggagaling yan, okay? Ang hypothalamus, kinokontrol niya yung mga endocrine organs, mga for diabetes, for stress, nandyan yan. Ang cerebrum, nagkocontrol ng balance natin. Pag na-stroke yan, wala ka ng balance. At itong malaking part na to na cerebrum, yan ang parang computer ng katawan natin. Lahat ng alam mo, lahat ng memory mo nakatago dyan. Eh ano naman ang nangyayari pag na-stroke ang isang tao? Pag na-stroke ang isang tao, namamatay isang parte ng brain niya. Palagay natin na-stroke yung kaliwang parte ng utak niya, manghihina itong kanan na parts kasi nagko-cross yung mga kuryente dyan. Eh. Nagko-cross yung mga nerves. Tsaka may mga bagay na nakakasama sa ating utak, katulad ng pag-inom ng alak. Nagkakakos siya ng dementia. Oo, may tinatawag na alcoholic dementia. Sa bawat isang lagok ng alak, may ilang brain cells na namamatay. Oo, okay? At yung mga air pollution, yung mga pesticides, yung mga poisoning, nakakasira din siya ng mga brain cells. Pero meron tayong mga brain food na papakita natin. Oo, so huwag kayong malungkot. Kumain lang kayo ng mas marami nitong mga brain foods, katulad nitong mga nuts and beans, yung mga butil, eggs, mga meat, yan, maganda yan lahat para sa utak natin. Tsaka meron pa tayong tips para sa mga may edad, para wag maging makakalimutin. Pwede silang mag-chess, mag-dama, or pwede rin silang mag-sudoku.